isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon po ay nais kong ibahagi ang isang kwento ng kawayan na may espiritual na aral. Noong unang panahon po ay may mga kawayan na namumuhay ng tahimik, walang problema, walang gulo, at para sa kanila, sila ay kontento na sa kung ano ang meron sa kanila. Sila ay wala nang hinahanap ang iba sa kanilang mga buhay. At para sa kanila, yun ang purpose ng buhay nila. Ang mamuhay sila ng tahimik at walang kaguluhan. Ngunit isang araw ay may nakita silang isang lalaki na may hawak na pamutol at may hawak na patalim. Sa isip nila ay baka yung lalaki ay napadaan lang or baka naman may hinahanap lang o kaya naman ay naliligaw lang kaya naman napadaan sa kanila. Ngunit habang pinagmamasdan nila ito, bigla itong lumapit sa kanila, tiningnan sila mula baba hanggang taas at sa isip na naman nila ay maaaring nagagandahan lang ang lalaking ito sa kanilang dahon, sa kanilang tindig at wala namang gagawang masama sa kanila. Ngunit bigla na lang silang hinampas nito ng patalim, pinutol sila at pinagtatanggal ang kanilang sanga. Sa isip nila habang nangyayari sa kanila yon, habang ginagawa sa kanila yon, habang tinatanggalan sila ng mga sanga, habang nililinisan sila, sila ay nasasaktan at sa isip nila ay bakit kailangan mangyari sa kanila yon. Wala naman silang inaargabyadong tao, marami naman mga puno, maraming mga puno na kasama nila, nakatabi nila, bakit sila pa yung kailangan putulin? Bakit sila pa ang kailangang tanggalan ng sanga? Bakit sila pa ang kailangang hati-hatiin? At habang ginagawa sa kanila yon ay nasasaktan sila. At hindi nila alam kung bakit nangyayari sa kanila yon. At wala silang ibang masisi. Para sa kanila ay minamalas sila. Para sa kanila ay tapos na yung mga maliligayang araw nila. Nagulo na ang buhay nila at hindi na yon. Hindi na yon ang purpose ng buhay nila. So habang nakatambak sila ay umiiyak sila, nagrereklamo sa buhay nila, ano kaya ang gagawin sa atin, bakit sila ganyan, bakit sila ginanito, ano yung mangyayari sa kanila, namimiss na nila yung buhay nila, natahimik, na walang problema, yun po yung mga tanong nila sa kanilang mga sarili. Ngunit pagkalipas po ng mga ilang araw, ay naging isa pala silang bamboo fountain. Sila pala ay ginawang daluyan ng tubig. Hindi nila alam na yung mga ginawa sa kanila, yung mga pinagdaanan nila, yung pala ay paraan at proseso para mas maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. At nakita nila na yung purpose ng buhay nila ay hindi lang pala yung nakatayo, hindi lang pala yung tahimik, kundi yung maging daluyan sila ng pagpapala sa ibang tao. Yung magamit ang buhay nila, makita nila yung ibang purpose na mas kapaki-pakinabang. At yun ang kanilang natutunan. Na bagamat dumaan sila sa hirap, dumaan sila sa mga sakit, may mga tinanggal sa kanila, may mga inalis sa kanila, at hindi basta-basta yon dahil may kasamang sakit na nararamdaman, mararamdaman nila. Pero sa dulo, yung pala ay magandang purpose, magandang resulta para sa kanila. Kaya naman ay sa panibagong buhay nila, sila ay mas nakontento at sila ay mas naging masaya dahil hindi lang sila nabubuhay sa sarili nila, kundi nagiging blessing pa sila sa ibang tao. At ang sabi po sa Bible, no? Sabi po sa James 1, verse 1, chapter 1, 2-3, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds,
because you know that the testing of your faith produces perseverance. So lahat po ng ating pinagdadaanan, hirap man yan, may inaalis sa buhay natin, may tinatanggan, nahihirapan tayo, nasasaktan, nawalam tayo, yun po ay paraan ng Diyos para maging matatag tayo, paraan ng Diyos para sa mas magandang plano para sa atin. So maaring dinadanas natin ito, pero lagi nating isipin na kontrolado ng Diyos lahat ng bagay, nakikita niya lahat, alam niya lahat, at lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin, whether it's good or bad man, yun ay may magandang resulta sa dulo. So kaya huwag po nating ititigil o huwag nating sasayangin po yung mga nangyayari sa buhay natin dahil lahat ng yon ay magagamit natin pagdating ng panahon. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi. Maraming salamat po and God bless you po.